So yun, what's up mga kaw-aw? Ayun, di ba sabi ko sa inyo nakaraan, mapakita namin sa inyo yung result nung paglipat namin mula sa Valenzuela hanggang dito sa Longos. So from Valenzuela, Fini Homes, condominium, nakalipat tayo sa may Longos, Malabon. And ito yung, ito yung bagong bahay tirahan natin, yung nakaraang vlog ko, sabi ko sa inyo, after mapaglipat, after mapaglinis, eh, nilipat tayo at i-check natin kung gaano kaganda yung bahay namin ngayon. So tara, tingin natin. So mga kawaw, ito pala yung gate namin. Kung makikita nyo, bababa lang siya. Pero hindi pa yun yung pinakagabihin yung total na close na yung gate namin. Ito po yung talagang gate namin. Ito po siya. Dihila, pero mahirap po siyang hilain. So makikita nyo next time, pagsarado na siya. Okay, tara. Check natin yung new house namin. Ito. Let's go. So ito yun, mga kawaw. Gaya na yung sinabi ko sa inyo nakaraan, yung mga pansin ninyo, doon nalinis kami, eh, wala pa siya mga gamit. And wala pa rin mga wall fan. And wala pa rin yung mga wall fan na to. So diba, nakaraan ka, mga kawaw, ang sabi ko sa inyo, eh, itong space na to ay para sa aso ko lang. So gaya na nakita ninyo, yung dalawang Siberian ko, si Pops yung kulay brown, si Pebs yung kulay black. And si Pebs ay buntis ngayon, and wala pa siya mga anak. Antabihan niya rin yung vlog namin sa panganak niya. And syempre, hindi rin lang ang aso namin, si Makmak. So, dalawang isang itim, isang puti, si Cleo yung puti. So, ito yung mga nabago dito sa bahay. Di ba nung una, pinata ko sa inyo na for the safety ng tao, eh, ginawa ko ay pinatahan ko lahat ng mga saksakan at mga switch dito. Ayan, makapansin ninyo. So, ayan, sa labas, meron tayong, ano, meron tayong ilaw doon. And syempre dito, ilaw din tayo, switch, yan. So, ito pang isa. Makapansin ninyo, ito po. Ayan. So ito, hindi ko ng LED light para pag sa gabi hindi siya ganong hindi aksyado sa kuryente. Patayin natin and pataksin yung mga LED na ginawa namin. Yan. So ito, kung makapansin ninyo, may mga LED lights yan palibot dito. So same lang din sa taas, nilagyan din siya. So sobrang ganda nito pag gabi, lalo parang bling siya. Kala mo, Christmas light. So parang bling. Siyempre yung auto niya, yan. Bling. Makapansin ninyo, yan. Mga LED lights namin. And syempre, ito na yung sabi ko sa inyo, yung refrigerator. Nagkakilap ako ng napakalaking truck kasi hindi siya kaya sa multi-cab ni Kuya Paul. So ang ginawa ko ito, ay umarkila ako ng isang malaking truck para sa kanya lang talaga. So ayan, yung laman namin medyo konti na lang dahil nga naubos na. So ayan, mga stock namin. Ito yung ref ko. Sinabi ko sa inyo, nakaraan sa vlog ko nung doon sa amplifier set noon, eh meron akong gift para sa sarili ko na last year na ref. Ito yung ref na yon. And ito mga kaaw-aw, ang ating lagyan ng ating mga groceries. Kung makapansin ninyo, sa part na to, eh puro mga pagkain ng aso, vitamins and pagkain. So syempre, mga kaaw-aw, ayoko naman na magutom yung mga aso, kaya mas maraming pagkain nila kaya sa amin. Tignan nyo, makapansin ninyo, puro pagkain nila. Syempre mga condiments natin, ayan. Yung mga sauce natin dyan, mga sausawan din. And sa point na to, ito yung mga grocery namin para sa mga paglalaba, ganyan. Yung mga sabon tayo, downies, magugas ang plato. Yan, alcohol, syempre hindi mawawala sa akin as always. Bukod sa ganito, meron ba ako nasa galon. Safeguard, close up, yan. So ito yung nababo namin. Makapansin ninyo dati, nung unang punta namin dito linis, wala to. So pinalagyan ko din siya. Makapansin ninyo. Lahat yan. And nung unang vlog namin ay itong pintuan na iserato. So pinapatag ko din siya para bago siya. Di ba nyo namin? Maliit lang siya pero okay naman. Di ba di may shower din kami. So ngayon mga kaaw-aw, aakit tayo sa taas para i-check natin yung pinagbago nun. Pero di ba ganyan sabi sa inyo, lahat ng space ay para sa aso lang. Nakapansin nyo ngayon, nakakulong sila. Pero pag tapos maglinis or bago maglinis, pinapalabas namin sila para magtakbo-tabungan sila dito. So pinagkaibahan dati, sa condo, isa lang yung kwarto doon. Kaya ang nangyayari eh, mga aso ko nakakulong lang sa kwarto nila. E bibihira ko silang ilabas doon kasi nga baka magkasakit. Pero dito, malaya sila kasi malaki yung space. Mga kasi yun. Diba? So tara, check out yung taas kung gano'n parang maganda yung taas. Yun mga kaaw-aw, so dito tayo sa sala natin. Kung makapansin ninyo na dyan ating mga pangkuan at lamesa na nasa condo ba to. So ito ay, kung napansin nyo nakaraang vlog natin eh, hindi na maganda yung kulay. So binanesan natin ito lahat para maging maganda ulit yung kulay niya. So ito yung lamesa at hindi lang ang pangkuan. So yung mga design ko, syempre hindi mawawala yan. Nasa, nandito pa rin siya. Then next, last vlog natin, pinakita natin yung mga set ng PC natin sa mga videographers and editors. So ito na yung mga kanilang mga computers and monitors. So itong mga monitors na to,
request nila sa akin yan. Na kailangan ko sa loob nila, ang monitor nila eh dalawa, tig-dalawa sila. So, apat yan. Nare-remove yan, yan. Pang, nare-remove yan, na-adjust siya. So, request nila sa akin yan. At syempre, lahat ng CPU natin upgraded yan. Kasi nirequest din nila. So, kailangan nila mabilis ako na units. So, pinagbigyan natin. So, ngayon, ito na yung gaming chair na bagong-bago at sila parang gumagamit nung binili ko to. Kasi request din nila, kailangan nilang gaming chair. Ang kapal na mukha. Pero ayos lang yun, para naman din sa kanila. Kaya, walang problema. So, next, check natin ang ating kwarto. Tara, check natin yung loob ng kwarto nila, Madea. So, yun mga kawao, ito na po. Kung ang kanilang kwarto, napakagod ng kwarto. Yung double deck na galing sa ating pondo, ito siya. So, bumili na ako ng bagong cover. Yung pa-customize na ako ng Mamaica. Lahat ng cover ko dito ay customize yan. Pinatahe ko sa kanila. Siyempre, yung mga foam natin, binili ko rin yan kay Jardy Lelantacon. Kung gusto niyo mag-inquire at mag-avail murang-murang foam, sila Jardy meron. Eurotex yun. Ito, maganda yung quality. Murang-mura lang yun. Kung gusto niyo mag-avail, just chat Jardy Lelantacon. So, ito yung ating Durabac. Ito mga pansin ninyo, ito. Nagkaroon din ng wall fan dito kasi yung electric fan sa baba, hindi niya aabot yung taas. So, anong nangyayari? Yung pala na hindi naiintay yung mga nasa taas. So, ito pinalagyan ko siya ng wall fan para naabot sila Madea sa taas. And, syempre, mayroon tayong electric fan din sa baba. So, syempre, yung kabilang kwarto kasi, merong abang yun para sa aircon. Pwede nilagyan ng aircon. Ito kasi hindi pwede. So, ang ginawa namin para ma-transfer yung lamig dun sa kabilang kwarto, sa kwarto ko, ito nagpagamit ng exhaust fan. So, continuous yan. Lagi nakabukas para pamamasok sa kwarto ni Madea. So, ito, kung makapansin ninyo, ito ay nasa condo. Ito yung blinds ko. So, nilipat ko dito para magamit at hindi masayang kasi mahal to eh. Sinabot ako niya 6,000 sa pagpapagawa. So, ayun yung blinds natin. Yan, kung makapansin ninyo, di ba? Ganda. Nice. So, yan, makaw-aw. And next, ang i-check natin. Bago tayo umali, syempre, check natin din yung LED light nila. Pinagyan ko rin sila para maganda yung kanilang kwarto and syempre, mababa rin bubayaran sa kuryente. Yan. So, ayan. LED lights natin. So, pag gabi, mas maganda ito talaga kasi alam mo, Christmas light. So, yan. Pag nakapost lang siya. So, di ba, napaka-elegant yung kwarto. Na-recommended ko ito para sa mga live streamer and ano talaga. Sa mga gusto ng simpleng kwarto lang, ma-recommend ko yan. So, check natin ngayon yung ating kwarto. Yung kwarto, yun, syempre. Pero bago yun, syempre, check muna natin yung LED sa labas. So, mga kawaw, ito ang ganyan sabi ko sa inyo. Dalawang switch, dalawang ilaw din dito. Ito yan. Ta-din! Christmas light! O diba, napakaganda. So yun mga kaw-aw, ang check naman natin ngayon ay yung kwarto ko. Kanina check natin yung sa baba, yung sa sala, and syempre kwarto na Madea. Ngayon yung kwarto naman natin kung paano maganda. So let's go. So ito ang aking magandang kwarto. So kaya nang sabi ko sa inyo, mula sa baba, sa sala, sa taas, sa kwarto na Madea, hanggang sa kwarto ko may LED light. Kasi pag nakikita ko to parang ano siya, parang napaka-elegant niya. So may ligaw ko sa blue, kaya blue lagi nilalagay ko. Yan. So patayin natin siyempre and buksan yung ilaw. Ganun, di ba ganda ko? So ito, ganyan sinabi ko kanina, itong kurtina na to, eh, binagawa ko din sa mama ni Mamaica. So, customized din ito. At itong cabinet na to, hindi talaga siya built-in dito. Hindi siya nakakabit dito. So, ang ginawa ko, magawa ko na sa inyong cabinet. So, ang binagawa ko dito, ayan. Pag-customize ako ng cabinet, nakakasa lang yung mga gamit ko. So, ginagawa ko siya ng layer. First layer, second layer, third layer. So, hati-hati yan. Nakasampan yung aking mga uniforms, mga personal hygiene ko. Yan. So, ito naman, ang aking drawer. So, drawer, meron tayong first floor. First drawer, second drawer, mga brief ko. Third drawer, shoes, kapesyo. Pag sumasayo kasi ako, ito ginagamit ko. And siyempre sa pinakadulo ay ang mga ink. Yan. So ito yung lahat, yung aking drawer. Pero at the same time, ito ay hagdanan going to second floor. Ito na, check yung second floor ko. So ito, kung makapansin ninyo, wababa lang siya. Pero kasi, bihira ko itong gamitin. Pero meron bisita siya kasi lumatulog dito. Pero, kung ganyan naman din humiga dito. Hindi pa nagkita ninyo. So, yan. Ito yung task ko. Itong foam na to ay in-order ko kay Jadil Lantacon. Tsaka itong cover niya ay pinagawa ko din. Loof bed po ito. Pinagawa ko. Customized loof bed po. Kasi dati, plain lang ito. Mapansin sa bag namin na itong ulatong laman. So, ito ay loof bed. Mayroon yung siyang LED light. So, ayan. LED light na loof bed ko. So, pagdating ng araw, bibili ako na sa inyo ng computer. Dito ako maglalaro or panagduro na ako. Ito yung study room ko. And ito yung magiging lalagyan ng mga gamit ko.
sa computer, yung mga paperworks ko. Nilagyan ko na siya ng second floor. Para may lagyan ako ng mga gamit ko, like mga ball pen, mga bond paper, yan. Pinagawa ko rin ng aking, sa akin, built-in na rin siya, yan. Para walang problema. Siyempre, sa ngayon, dito muna ako natutulog kasi wala pa naman yung computer. So, tinigaan ko. Hindi ako natutulog dagi. So, ito naman yung sa aircon ko. Check na yun. Sabi ko nga bang kanina. Ito yung aircon. Kasyang-kasya. Ito ay cortina na pinakustomize ko din. Kasi, namamasinin nyo dito yung siya para sakto dun sa aircon natin. So, yung mga kaw-aw, nakita nyo yung kwarto ko. Sobrang ganda. Sing ganda ko. Love you po. So, yung mga kaw-aw, ito pala yung kwarto. Sabi ko nga sa inyo na pinagawa ko. So, ibang ganda niya. And maraming ba tayong mga gagawin dito sa bahay na pwede nating baguhin. And siguro pag dumating araw, isang taon tayo dito or siguro 2 years, 3 years. Pag dumating pa yung araw, maraming changes to. So syempre bago makalimutan, ito ay pinalagyan ko din siya ng space. Kung saan may lagay yung mga ibang gamit. Tulad ng mga training equipment sa mga players ko, speaker. Syempre yung mga pang grocery namin, pinalagyan ko din siya ng space. Dito, yan. Nakalagay lahat. Bakit nyo pa yung iba't ibang mga changes na aming bahay sa susunod na mga araw pa. Yan mga kaw-aw! Ito na naman ang ating sets of karaoke. Nandun sa ba yung amplifier natin and mga amplifier nating mga speakers. So ang ating PS4 na mahal-mahal natin para sa ating mga players. At ito, itong sa TV natin at sa TV rack, ito yung pinakustomize ko na design and pinagawa ko to. Ngayon, kung gusto nyo rin mag-avail ng cover, lahat ng cover or cortina, pwede kayong mag-avail or mag-inquire kay Jardine Lantacon at Ma'am Maika Espantola Lantacon. Sila yung gumawa nito, yung mama niya. And sila rin yung gumawa nung seat cover ni Brave, yung leather doon. Mamaya makikita ninyo, papakita ko sa inyo kung kanina maganda. So ito mga kaw-aw, hindi to talaga kasama dito nung lumipat kami. Pero pinalagyan ko siya kasi marami akong trophies sa mga players ko. So ito ay ilan na sa mga trophies sa mga players ko. Nanalo sila, merong first, second, third. Pero mostly dyan, puro champions yan. Marami pa ito, may mga plaque, may mga certificates. Pero hindi ko sa mailagay kasi hindi niya kasha. So ayan sila lahat. Siguro kung tutusin, siguro mga 20 plus na yung trophies namin. Iba-ibang mga plays. Pero may tsaka first, second, tapos siyempre more on champion. So tara, baba tayo. Ayan mga kaw-aw, may mga bisita sa Bandog. Ay, hindi pala dog yun. Pig! Ay, hindi! Si James pala. Tao pala. Sorry. Ayan. So, ayan. Hindi siya nag-albag sa mamay. Inatay nila ako sa baba. So, ito. Pinagyan ko rin ng pituan pala. Parang hindi na problema yung mga aso ko. Sila, malikot masyado. Akit ang akyat. Baba ng baba. Baka makasira pa sila. So, syempre. May kapag itong guwapo. Nagalaro. Si Carl. Thank you sa pagdalaw sa aking bahay, bagong bahay. Kung saan mangyayari mga kulitan, syempre yung asaran, and magkakaroon ng magandang memories ulit dito. Gano'n naman kasi ako lagi. Diba gaya nga sabi ko sa inyo before, pag ako nang pahan sa isang bahay, ina-assure ko yun na maganda yung magiging resulta niya. Kapag ako natin napalitan, and ayos ko yung dalayos. Yan mga kaw-aw, thank you po sa pagdalaw sa aking bahay na mapupuno ng magandang memories at syempre alagaan din natin siya. 1 year old, 2 years, 3 years tayo dito na magkukulitan at magkaharutan. And please, don't forget to like, comment, share, and subscribe sa aming YouTube channel, Carl Benitez. And please click the notification bell para update kayo sa mga vlogs, new videos namin. And get!